Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 2, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay southwest monsoon pa rin o habagat ang umiiral sa buong bahagi ng Luzon kung saan dala pa rin ito yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi ng northern Luzon maging sa ilang bahagi ng central Luzon. And also, wala tayong minomonitor na LPA or bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ngunit meron tayong minomonitor ngayon ng mga cloud clusters dito sa kanlurang bahagi ng Ilocos Region kung saan meron itong posibilidad na magkaroon ng circulation or vorticity, kaya continuous monitoring tayo dito sa mga cloud clusters na ito. At patuloy tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, na-expect natin yung maulap pa rin na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa bahagi ng Cagayan Valley, maging sa mga lalawigan ng Bataan at Zambales. And also ngayong umaga, meron ding nararanasan ng mga pag-ulan ang bahagi ng Baler or Aurora at maging ng Quezon, kung saan paalala pa rin sa ating mga kababayan mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay na-expect natin ngayong araw na maging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at pagsapit ng hapon at gabi ay mas mataas na yung mga tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Itong mga pag-ulan na ito, mostly panandalian lamang. Ngunit during severe thunderstorms, posible pa rin itong maging kung minsan ay malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na yan sa mga low-lying areas, sa mga malapit sa ilog, sapa at sa bulubunduking lugar. And also, huwag din natin kalilimutan yung pananggalang natin sa ulan kapag tayo ay lalabas ng ating mga tahanan. Agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 23, sa Tuguegarao ay 24 to 32 degrees Celsius, dito sa Metro Manila, agwat ng temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius, Tagaytay ay 22 to 30, sa bahagi ng Kalayaan Islands, Puerto Princesa maging sa Legazpi, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ina-expect natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron lamang tayong mga isolated pa din na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay maaaring maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu at Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Zamboanga ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 32 at sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin dahil during severe thunderstorms or during thunderstorms ay posible pa rin maging maalon yung lagay ng ating karagatan. And also, sa mga maglalayag din dito sa bahagi ng Northern Luzon, maging sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas ay iba yung pag-iingat pa din po para sa ating mga kababayan na maglalayag dyan po sa bahagi na yan kung saan magiging katamtaman yung lagay ng ating karagatan at posible ding maging maalon during thunderstorms. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, naasahan natin na dito sa Metro Manila,
maging sa bahagi ng Baguio City, Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. At meron naman tayong ina-expect pa din na mga isolated or mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi. Muli, paalala pa rin sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 24. Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Metro Cebu ay 25 to 33 at maging sa Metro Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:40 ng umaga at lulubog mamayang 6:25 ng hapon. Patuloy tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yun muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magnaumaga po.